Parang bad ka pinagpalit sa iba. O feeling mo rejected ka. Bakit? Kasi dahil kulang ba ako? May problema ba ako? Bakit kailangan humanap ng iba? So that's the problem of it. Rejection doesn't just involve hurting you. Actually, it involves not accepting you. Bakit ba tayo nare-reject? Most of the time, people will accept you for what you can do. Napansin niyo ba to? Pag meron kang magagawa sa kanila, okay ka. Pag meron kang binibigay sa kanila, okay ka. Pag mabait ka sa kanila, okay ka. Ang tao will always accept us for what we can do. At pansin niyo to ha, this is one side of the coin. And people will reject you for what you can't do. Pag hindi ka na pinapakinabangan, tsugi ka na. Pag hindi ka na magaling, wala ka na. That's why many people, kung ito ang concept mo about acceptance, you will always try and will always try and thrive to please people. Even to the point that you can no longer say no, yes ka na lang ng yes. Kaya marami sa atin dito, mga kapatid, ano yun? Ayaw niyong ma-reject, kaya kahit wala na sa oras ng trabaho, tulog ka na, 2:45 a.m., tinatawagan ka ng boss mo, hindi mo ma-disregard yung call. Bakit? Kasi ang alam mo, dahil pagka dinisregard mo yung call, maaaring sabihin nila sa'yo, hindi ka magaling and you're no longer, you do not belong to this work anymore. See, that's the one side of the coin. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesus, no? And love the Lord your God with all. Everybody say all. All of your heart, all of your soul. Ginamit ng Panginoon yung all. Hindi niya ginamit yung some. Pag nakita niyo po yung word na all, parang napaka-selfish ni God. Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi sa trabaho, kaya ka kinukuha, kasi magaling ka, kasi napapakinabangan ka. Pero pag ala ka na, itatapong ka na nila. Yan ang katotohanan. Pero sa Diyos, minahal ka na niya noon nang hindi ka magaling, hindi ka mabuti, marami kang kasalanan, at mahal ka niya ngayon, and He will never love you more, nor He will love you less.